Sa inyo mga guys, ako pala si Giovanni Gonzales Diaz, palayaw sa akin si Donkey, pero gumawa ako ng YouTube, ang tawag ko sa mga subscriber ko, mga kabungi. So, may share lang ako sa inyo about sa buhay ko. Kasi ang pagkaalam ko kasi sa mga side ng mama ko, side ng papa ko, maraming kwento. Pero sa totoong buhay, broken family po ako. Naghiwalay po yung mama at papa ko, pero hindi ko po alam ang kwento. Simula bata pa lang po ako, nandun na ako sa uncle ko, kapatid ng mama ko. So, ang nangyari po nun na nakunta ko yung mama ko sa FB, chinat ko kasi naiingit ako sa ibang mga pamilya na buo, masaya at magkakapatid. Doon ako naiingit, nalulungkot, tumiiyak yung bata ako hanggang sa paglaki ko. So ngayon tinanong ko yung mama ko, wala naman masama kung bilang anak na pwede magtanong. So, nagtanong ako sa mama ko, ma, ba't kayo nag-iwala ni papa? Sagot sa ng mama ko is, may babae daw siya. Tapos, one day, nagposige ako na mahanap ko yung papa ko. One time na nakunta ko yung kapatid ko, sa original sila, dati na hindi pa sila nag-iwalay. Original po, magkapatid, tatlo lang po kami. Hindi ko alam kung sino pangalan sa kanila. Basta, ang para sa akin, kuya ko, ate ko, saka ako, ako yung bunso. Hiwalay sila. So, one time na nakunta ako ng kuya ko, na ano, ganyan. Kita kami. So, ngayon, doon sila ngayon nakatira sa Cotabato. So, galing ako ng ibang bansa. Galing ako ng abroad. Hindi ko alam kung alang taon yun. Anong taon yun na nag-abroad ako sa Korea. Balik ko, mga ilang buwan lang, kinunta ko yung kuya ko na kaso wala siya sa trabaho. Bali, ang nagsundo sa akin, yung kapatid ko, pangalawang asawa ng papa ko, babae. Tapos, pumunta ng Manila. So, sabi kami pumunta na Cotabato. Pagdating sa Cotabato, kita kami yung papa ko. Hindi ko alam kung anong magiging gagawin ko ba, magagalit, magmura, magwala. So, yung ginawa ko, niyakap ako ng papa ko. Kiyakap sa akin, doon na tumuloy luha ko. Tulo ng ganun. Kano, usap-usap kami, ganyan, basta ka na, ganun. Para sa akin, okay naman. Nantay ko lang lumipas ng ilang araw. At, nagkataon na umaga, may kubo sila doon. Kapkapi sila. Kita ko papa ko nagkakapi sa kubo. Mga kapatid ko, pangalawa, may sarili silang mundo. So, anandun lang yung papa ko. Umapit ako ngayon doon. Yung tinanong ko sa mama ko, tinanong ko rin sa papa ko. Ang tanong ko sa papa ko, pa, ba't kaya nag-iwala ni mama? Ang sagot ni papa sa akin, may lalaki daw si mama. So, ngayon, panahon dati na, hindi ko alam kung sino paniniwala ako sa kanilang dalawa. So ngayon, nag-decide na lang ako na manahimik na lang. Lalinggo lang ako doon sa Cotabato. Dumiretso na ako sa mama ko. Galing Cotabato, papuntang Jensen. So doon na ako nag-stay na ilang buwan. Tapos, tumawag yung uncle ko, kapatid ng mama ko na balik na daw ng Manila kasi may biyahe kaming abroad. So ako, na malulungkot na naman ako yung time na yun na iiyak kasi iiwanan ko si mama na
unang pagkikita namin. So, wala akong nagawa kundi kailangan kumayod. Kasi sa totoo mga kabungi, sanay ako sa sarili ko na ako lang mag-isa, na hindi ko kasama mama ko, kasama papa ko, lalo-lalo din kasama yung mga kapatid ko. Kumbaga, kumayod ako para sa sarili ko. At sa palaran ako sa Manila. Kasi sa totoo, nung time ni bata pa ako, wala pa akong kamuang-muang. Panahon na nandun ako sa mama ko, pero ako, hindi ko sinisisi mama ko. Kaya siguro ginawa sa ng mama ko para mapaganda yung buhay ko, para mapaganda yung kinabukasan ko. Oo, although nandun na tayo, pero panahon na maliit ako, pero mas masarap pa rin na ang magulang yung nag-aalaga sa'yo. Time na yun, Lana, tapos na yun eh. Sishare ko lang sa inyo mga kabungi. Tayo na nandun na ako sa abroad. Okay na, kaprod ako ganyan. Nung last year, naputan kami ng pandehan, hindi ko alam kung last year, mga ilang taon pala. Paalis na sana kami, kaso yung naputan kami ng pandemic doon sa Manila. So, ilang taon yun, hanggang sa yung uncle ko na nag-alaga sa akin na nagturo na malakas yung minom, walang kain. Namatay po yung aking uncle. Si Bong Gonzales. So ngayon, kami mga pinsan sa Manila, di namin alam kung ano mong gagawin namin, natataranta kami. Last year. So, masakit man tanggapin, malungkot, pero kinaya namin lahat. So ngayon, nung kalipas na nalibing ni uncle ko, nandito na ako sa Taiwan. So, nandito sa Taiwan ngayon. Ngayon, kukwentuhan pa rin kami ng mama ko, uusap kami. Bibigay pa rin ako suporta doon. So, ngayon, sobrang galit ko. Kumbaga, ang galit ko, hindi sa mama ko, sa papa ko yun. Sobrang galit ko kasi bakit ginawa nila yung karapatan ko magsalita, pero hindi sila nagsasabi ng totoo. So, someday, ma-share ko rin sa inyo bakit masama loob ko sa papa ko, mga kapatid ko, pangalawang kapatid ko. Ma-share ko rin soon. But ngayon, share ko muna sa inyo about sa pamilya, sa magulang ko. Pero ang pinakamahal, ang pinaka-importante, na napunan naman din lahat ng pagmamahal, pag-alaga at pag-aruga, ay yung aking tatay. Yung tatay ko, yung picture na yan. Mahal na mahal ko yan. Kung sakaling mamatay man ako, kung bibigyan man ako ng Panginoon na mabuhay, gusto ko siya pa rin ang mamahalin ko, tatay ko. Kasi wala akong masabi, mahal na mahal yung mama ko, lahat ng kapatid ko, mahal na mahal niya. Kaya, tay, masabi ko sa'yo, tay, saludo ako sa'yo, mahal na mahal kita. Okay? Ako, share ko lang about sa buhay ko kasi akong tao na hindi naman akong mayayakin eh. Para alam niyo lang. So, mahal na mahal kita, tay. Lagi mo tandaan yan at ingatan mo lagi si mama at mga kapatid ko. Kasi nandito ako, kahit anong mangyari, gagawin ko lahat para sa inyo lahat. So, yun lang mga kabungi. Pasensya na kayo. Masyadong madamdamin yung aking kwento. So, mga kabungi, huwag nyo kalimutan mag-like, share yung aking video. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking na channel. At pindutin yung tililing-tililing kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw nyo, ay di yun lang. Di mo naman pipilitin eh. Sa inyo lang mga guys. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo yung aking video o hindi. Diba? Basta ako, share ko lang yung aking story ng buhay ko. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-like sa Facebook at TikTok. At siyempre yung aking Instagram. So yun lang mga kabungi. Bye-bye. Peace.